So ayun, good morning mga mga kapadyak. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ayan. Meron tayong i-unbox dito na pinakamababang modelo ni Jure. Ayan, ito ay ang Shimano M4-100. Ayan, ito na yung pinakamababang modelo niya dahil ito ay galing sa 10-speed. Ayan. Tatlong model kasi yung nilabas ni Shimano sa Jure ngayon. Meron siyang 10-speed na M4-100. Meron din siyang Jure na M5-100. Ayun naman yung 11-speed. At yung pinakamataas niya na sa Jure ay yung Jure M6-100. Ayun. Ayan. Ito, dito tayo ngayon sa M4-100 Mag unbox. Ayan. So, don't worry sa mga bumibili siguro sa online na mga walang box na ito galing ibang bansa. Ayan. May mga na-encounter kasi ako nagpagawa dito sa amin. Binili daw nila sa online. Wala daw box. Ayan. So far kasi wala namang fake na hydraulics. Ayan. Na lumalabas sa market na Shimano. Ayan yung maganda. Ang napepeke lang kasi kay Shimano yung mga mababang series, yung ano, Nan series, Tourney, Altus, tsaka yung Alibio. Pero sa Alibio, nagawan ko na ng video. So, dito naman tayo sa Shimano Hydraulic Disc Brake M4-100. Ayan. So, tingnan natin. Magtataka kayo, dalawa yung box. So, dito sa isa, ito yung right. Ito naman yung left. Ayan. Magkahiwalay sila ng box. Ayan. Kaya siguro, isa sa reason kung bakit nagmahal si Shimano mula nung nagka-pandemic is meron na silang mga ganito, naka-individual box na. Unlike kasi dati na nakalagay lang siya sa plastic. Ayan. So, tingnan natin. Ito yung box. Ayan. Makikita nyo na agad. Maganda yung pagkalagay ng brake set. Ayan, iwas gas-gas, naka-fix siya diyan. Ayan. Tignan natin. Dito tayo sa lever. Dito sa lever niya, ito na yung pinaka-latest. Paano mo malalaman kung latest yung brake set? Ayan, dito. Dati kasi itong clamp andito sa dulo niya, pero ngayon andito na sa gitna. Ayan. Ang purpose ng clamp na ito, kaya andito na sa gitna. Ayun yung tinatawag nilang two finger. Ayan. Para sa preno. Ayun tatlo kasi, ayun na yung nakagrip sa mismong handlebar. Tung dalawang finger na to, ayan, tung dalawang daliri natin, ito yung nag-brakes dito sa brake lever. Ayan. Mas maganda kasi na nakalayo itong clamp papunta sa may handle grip. Ayan. Kasi mas maganda yung paghawak natin sa brake lever. Ayan. Dati kasi kung andito, si mismong preno pa yung inilalayo natin para lumayo lang itong lever niya. Pero ngayon, nasa gitna na para yung mismong hydraulic hindi na natin nilalayo. Ayan. So, ito yung brake lever. Tapos yung housing ng oil. Ayan. Baka magulat kayo ano tong dalawang dilaw. Ito naman yung pasukan ng hose, ito naman para hindi mapindot to, kasi once na napindot to, tatagas yan. Ayan. May mga naging customer kami, tinanggal to kasi ang alam nila wala talaga yan. Pinindot nila yun, sumirit ang oil. Ayan. So, kaya wag na wag niyong tatanggalin to hanggat di pa naisasalpak sa bike nyo. Ang maganda sa Jure M4-100, ito hindi siya ganun kaganda unlike sa M5-100 tsaka M600 na yun talaga maikli na. Ayan. Pero gawa tayo ng mga ibang videos about naman dun. Pero dito tayo ngayon. Ito, maganda dito. Aloy na yung lever. Ayan, tas nakalagay Shimano. Magtataka kayo kung bakit Jure yung ano niya. Wala siyang pangalan na Jure. Kaya siguro hindi na nilagyan kasi ito na yung pinakamababang model ni Shimano sa Jure. Ayan. Itsura niya parang in-upgrade lang ng MT200. Ayan, na-upgrade dito tapos dito sa clamp. Ayan.
So, ayun. Itong ano natin, itong hydraulic na Shimano natin is from Malaysia. Ayan. Common ko nakikita kasi sa hydraulic, ginagawa sa Malaysia tsaka sa Japan pag sa hydraulic ni Shimano. Wala pa akong na-encounter na Indonesia. Pero pag Indonesia, urig pa rin yun kasi nga may mga factory sila doon. Katulad, nakikita ko kasi yung Indonesia, doon ko nakikita yung shifter, RD, at saka yung cogs, parang ganun. Minsan naman, mas madalas yung cogs sa Japan. Parang may mga kanya-kanya talaga silang bansa na andun yung mga mass production ng isang item. Ayan. So, tignan naman natin tong brake caliper niya. Ayan. Itong brake caliper niya, ayan. May kita nyo, halos kahawig lang din ng MT200. Pero ito, mas matulis na yung pagganito niya. Ayan. Mas maganda na kaya sa MT200. Ayan. Tapos ito naman yung makukuha mo pag bumili ka ng M4100. Ito yung hose. Ayan. Ang maganda pa dito, hindi mo na kailangan bumili ng fittings. Kasi nga, may kasama na siyang fittings. Ayan. Tapos, dito naman sa isa. Ayan. Ganun pa rin. Same lever lang. Tapos, same hose. Tsaka yung etong isa. Ayan. Mas mahaba. Ito yung lever. Ayan. Shimano Mineral Oil. Ito yung clamping niya. Ito pala. May napansin nyo itong butas dito. Pwede ito sa mga spec shifter. Ano nga ba yung spec shifter? Ayun yung nakakonekta dito sa clamp mismo ng brake set natin o brake lever. Ayan. Hindi na siya yung may individual na clamp yung shifter. Nakakabit na dito yung spec. Ayan. So, ayan. Sa mga gusto mag-upgrade ng mga brake set nila, ayan. Isa ito sa mga marecommend ko na napakaganda, suabe, ayan, ayos na ayos yung performance na. Tsaka di ka na mag-worry na kakalawangin to. Ayan. Magkano nga ba to? Binebenta lang namin to ng halagang 4,000 pesos. Ayan, meron din kami sa Shopee at tsaka sa Lazada. So, sa mga nanood, maraming salamat. Ayan. At sa mga nagkagusto sa mga videos natin, pa-like, share, subscribe na rin para ma-updated kayo sa mga bago pa nating mga videos. Marami pa tayong i-upload na mga videos sunod-sunod na to. So, thank you!